Sa pagboto po natin sa 2025 senatorial election, siguraduhin po natin una sa lahat na wala po tayong iboboto na ang mga paninindigan ay kumikiling sa iilang tao lamang. Partikular, ang mga kandidato na ang loyalty po hindi para sa bansa, hindi sa kapwa natin mga Pilipino, kung hindi sa mga Duterte. At dito po sa re-reaksyonan po natin vlog, dito pong si Attorney Claire na meron pong titulong Philip Salvador, tatakbong senador, niloloko mo ba ang taong bayan? E siguraduhin po natin na huwag tayong magkamali sa kanya. Sapagkat para sa aking pananaw, kapag ka binoto mo si Philip Salvador sa darating po na halalan sa 2025 sa pagka-senador, napakalaking pagkakamali po niyan. Katulad ng naging pagkakamali ko sa pagboto ko kay Senator Robin Padilla. Panoorin po natin ang vlog na ito at alamin po natin ano ba ang mga sitwasyon sa buhay nito pong si Philip Salvador. Higit sa lahat, yung pagsasabi niya sa mga kritiko daw po ni Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na mamatay na daw po ang mga kritiko ni Duterte. Pakinggan po natin ang vlog na ito. Ang tagal ko pong hinintay ito. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Napanood ba ninyo yung pag-endorso ng PDP kay Philip Salvador para tumakbong senador sa darating na 2025 midterm elections? A party nominee in the next election. I'm referring to the endorsement of the... Talagang ang lapit na ng halalan, ano? Next year pa yan. Pero sa bagay, ngayon kasi darating na Oktubre, simula na po ang filing ng Certificate of Candidacy para po sa pagka-senador. Kaya nagpaparamdam na po talaga ang mga kakandidato sa darating na halalan. Ilan po sa mga yan, nakikita nyo na ang mga pangalan kaliwat kanan sa kalsada, katulad ni Bongo at ng iba pa. Yung anak ni Villar o Manugang yata yun, ano, nakikita din natin sa iba't ibang lugar maliban doon sa syudad kung saan po siya namumuno o kongresista. Ano ang ibig sabihin nun? Yan po ay senyales na marapit na po ang halalan. At ang mga traditional na politician, same way pa rin sila, diskarte na kunyari nagtatrabaho, eh kung nagtatrabaho naman talaga, eh gusto nilang maipakalat ito sa harapan ng publiko para naman makilala sila patuloy ng tao at pumabor sa hinihingi po nilang boto sa hinaharap. Pero wag po tayong magpapadala sa mga ganyang mga modus, ha, mga tol. Kasi ang daming mga politiko sa ngayon, akala talaga natin may malasakit sa bayan, pero sa totoo lang, ang malasakit po nila nasa iilang tao lamang. At itong nangangarap ngayon na maging senador, sabi niya nga, sa isang pagkakataon, ibibigay niya ang buhay niya para kay Rodrigo Duterte. Naku nang teting na yan. Hindi ba sa para sa mga Pilipino? Dapat para sa mga Pilipino. Pagka ganun po ang sinasabi ng isang aspirant sa politika, eh definitely, mambobola lang po yan. Parang pelikula lang yan. I-entertain ka lang. Pero hindi po makatotohanan kung ano yung nasa likod ng kanyang totoong buhay. At ngayon, yung totoong buhay na yan, tingnan po natin bahagya sa vlog na ito, sa likod nito pong pagkatao ni Philip Salvador. National Executive Committee, which was unanimously approved with the inclusion of Mr. Philip Kuya Epe Salvador as senatorial candidate to join our three re-electionists in the 2025 senatorial election. May I ask before Mr. Moderator, first I'd like to acknowledge the reading of the resolution by our Secretary, please. As mentioned by Secretary Lambino and as passed last March 20, 2024, resolution number 34 entitled... Mapapadyos ko po ka na lang talaga, no? Grabe. Kaya ako, gusto ko talagang mabago ang provision ng konstitusyon, eh. Alisin na po natin yung qualifications na
able to read and write. Tanggapin na po natin ang katotohanan na ang lingkod bayan sa kasalukuyan dapat meron po talagang at least pinag-aralan. Nakasulat sa konstitusyon, marunong ka lamang bumasa at sumulat. Pwede ka nang tumakbo sa politika. Ano ang gagawin mo pagka nandoon ka na lalong-lalo na ngayon, ito ay mambabatas, hindi po ito governance lamang. The primary mandate of the lawmen, syempre, is to create laws. How come na makakagawa ka ng batas kung ikaw mismo hindi mo alam ang batas? Aasa ka na lamang sa mga staff mo, sa mga nasa likod mo. Hindi naman pwede yun. Paano pag nagkaroon ng debate? Paano mo ngayon ipaglalaban yung sinusulong mong batas? Ito, pumasok lang sa isip ko, naalala ko yung debate ng dalawa. I do not know kung natatandaan nyo yan. Si dating Senador Drilon at saka ngayon Senador Bongo. Diba? Parang ako yung nahihiya eh sa nakikita ko sa debate. Oh, pero siyempre, hindi na rin natin matatawaran ngayon ang kakayahan naman ni Bongo dahil naging experienced senator na siya. Pero yung ganitong uri naman ng kakandidato. I'm not saying na iboto niyo si Bongo ah. Sinabi ko lang dahil meron na siyang experience. Ito, anong experience nito? Pinagmamalaki nito, nakakapaglingkod na daw siya sa bayan dahil kasama daw po siya na naglilingkod kapag ka namimigay ng tulong ito pong si Bongo. Anyway, tuloy nga muna natin itong vlog dito ni Attorney Castro. Nomination of Mr. Philip Salvador to be part of the PDP 2025 senatorial lineup be approved. I strongly second the resolution of the National Council for the inclusion of Mr. Philip Salvador for the 20. Pero imo salary grade 31, tapos pasasahuri natin ng nasa mahigit 300,000 piso. May budget na nakalaan sa kanilang mga opisina. Tapos wala namang halos magagawa sa Senado. Nakunang teting na yan. Sayang yung pera. Ang nangyayari ngayon, parang ginagawang negosyo na lamang ang politika. 25 senatorial election is being presented to this council for your approval. Any objection? Hearing none, may we request now, Mr. Moderator? May we request our candidate to be Mr. Philip Salvador to give us a few words. Mayong gabi sa inyong tanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang tagal ko pong hinintay ito. Sabi nga ni Attorney Claire dito mamaya, ibig sabihin, hindi ka first choice? Bakit ang tagal mong inantay? No? Para saan tatakbo kayo sa pagka-senador, by the way? Dapat yan ang pamantayan natin ngayon sa mga iboboto natin. Ano ba gagawin ninyo pag kayo'y naging senador? Saka dapat alam natin kung kanino ang loyalty nila. Sa ating konstitusyon ba? Sa taong bayan ba? O kay Rodrigo Duterte? Kasi dito, malinaw eh. Ibibigay niya ang kanyang buhay para kay Rodrigo Duterte. Kaya ang tanong ni Attorney Claire, kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa iyong anak kay Chris Aquino? Na parang pinabayaan mo? Ang sabi nga niya, ang tagal ko pong hinintay ito. Ibig sabihin ba nito, hindi ka choice. Kinakailangan mo pang maghintay na matagal bago ka ma-endorso ng PDP na wala ng laban? Kasi, ang ganda nung pagkakasabi ni Attorney Claire doon habang pinanood ko to kanina.
ng PDP na wala ng laban. Yung sa kanya, tinanggal kasi yung laban. Pero ang pumasok sa isip ko, wala ng laban talaga itong PDP. Para na itong barkong unti-unting lumulubog ngayon. Kaya ang gagawin nila, hahanap sila ng popular na tao at isasama nila ngayon sa kanilang partido, hoping na magkaroon po ito ng traction sa public. Pero ang tanong, si Philip Salvador ba ay popular pa sa kasalukuyan? I don't think so. Noon siguro dahil action star siya. Eh ang dami ng mga kabataan ngayon na hindi kilala itong si Philip Salvador. Saka, bakit nila naiisip na magsama ng ganyang uri ng individual kung sa sarili mismo nitong pagkatao, ang daming mga question? Ha? Hindi kaila ang naging relasyon ni Philip Salvador kay Chris Aquino. Walang problema doon. Hindi ko tinitingnan sa ganung pagkakataon. Dahil after all, everybody deserves second chance. Pero, ang hindi katanggap-tanggap sa akin, kapag ka ikaw ay may anak at hindi mo ginanap ang pagiging ama sa iyong anak, tapos ngayon mangangarap ka na maglilingkod ka sa bayan, eh sa sarili mong anak hindi mo magawa yung obligasyon mo. Ikaw ay qualified talaga. Noon ka pa pinili. Pero ngayon wala yatang gustong pumasok na kandidato sa ilalim ng PDP. Eh, kailangan ka ng kunin. Ano nga ba ang nagawa nito si Philip Salvador para maiboto ninyo, Senador? Una, nasuportahan niya ba ang anak niyang si Josh? Yan. Na anak niya kay Chris Aquino? Inamin ni Chris Aquino, ang sabi, "I have been solely financially responsible for Kuya's upbringing," referring to Josh, "for most of his life. With that, Chris reiterated that there's no point mentioning Philip." Oh, basahin natin yung particular, ha? March 1, 2019. Philip Salvador reacts to Chris Aquino's Facebook rant. Okay, basahin nga natin ito. "Ang hindi ko nabanggit sa mga tao, 16 years kang walang inabot kahit piso kay Josh. But I'm sure sasabihin ng mga tao, hindi mo naman kailangan, Chris, ang yaman-yaman mo. And that's true. May kaya ako, may nanay ako, may mga kapatid ako, kumikita ako. Pero sana naisip mo that line, sana niloko mo si Chris Aquino. What does that make of your son? Produkto siya ng panloloko?" Kasi nagkaroon ng biruan eh sa pagitan ni Bongo at sa kanitong si Philip Salvador na makikita din naman natin sa video na ito. Pero ang punto ulit, mga tol, kahit mayaman ang babae na ina ng iyong anak, hindi yon dahilan para hindi ka magbigay ng sustento sa iyong anak. Diba? Dapat, kapag ka nakita na kagad natin yon, red flag na kagad yon para sa isang lingkod bayan. Kasi kung sa sarili niya ang dugo, hindi niya magawa ang kanyang obligasyon sa pangkaraniwan pa kayang mga Pilipino? "Alluding to the fact that he has long since chosen not to be involved in their son's life. So pinili mong hindi maging ama kay Josh. Sabi nga ni Chris, parenting requires effort and it's a choice on how involved you choose to be. Choice mo kung pipiliin mo maging parent sa anak mo. So paano mo masasabi na pwede kang maging public servant kung sarili mong anak hindi mo sinuportahan?" Yun. Sabi pa nga ni Chris, "To clarify, we don't communicate and he has no active role in Kuya's Josh life. Oh, bakit hindi mo man lang pinansin ang anak mo? Oh, bakit naging ganito ang relasyon mo sa anak mo kay Josh? Hindi ba dapat na sinusuportahan siya? Ang sabi pa nga ni Chris ay malamang hindi mo siya minahal dahil kahit sa campaign ni Senator Bongo ay ginagamit niyo siya bilang joke. At indirectly ay naaapektuhan itong si Josh dahil lumalabas na si Josh ay bunga lamang ng iyong panloloko. Paano nga bang nag-joke itong si Senator Bongo?" "Gusto ko lang pong i-introduce to ito si
si Ipe po ay adopted father ng Davao City. Alam niyo po bakit? Alam mo kung ikaw maayos kang ama at meron kang respeto sa ina ng iyong anak kahit hiwalay na kayo, hindi mo pahihintulutan sa kahit sinong tao na gamitin ang sitwasyon ng kanyang pagkatao o ng kanyang pamilya para magbiro. Ano? Kaya dito makikita natin the way Bongo talks to Philip Salvador. Parang tuta niya lang kausapin itong si Philip Salvador. Ha? Kaya definitely magiging sunod-sunuran lang ito sa mga Duterte at dito kay Bongo. Pakinggan at panoorin ninyo, ha? Read between the lines. Damdamin nyo yung tono nitong si Bongo sa pakikipag-usap o pakikipagbiruan dito kay Philip Salvador. Ako hindi magagawa sa akin yan ng kahit sino. Kahit ganito lamang ako. Kahit yung boss ko na napakatapang nung nabubuhay pa yon, hindi ako mabiro nun. Tuloy tayo rito, mga tol. Adopted father. Kasi po, nag-iwan siya ng apat na anak sa Davao. Hindi ho, totoo yan. O, naniwala naman kayo. Nababayan ko kayo, huwag kayo maniwala. Naloko mo nga si Chris Aquino. O, di ba? Birthday niya ngayon. Birthday niya ngayon. Kahit sabihin natin biruan yan, imposible naman na hindi scripted ang biruan na yan. Yung impromptu na magbibiro si Senator Bongo sa kanya. Alam nila na ganyan ang magiging pagbibiro nila sa isa't isa. Dapat, kung maayos kang ama at dating karelasyon ng ina ng iyong anak, sabihin mo na dyan kay Bongo, boss. Total, boss naman mong ituring yan, tingin ko eh. Baka naman pwedeng wag na nating isama yan sa biruan natin kasi mauopen ko dyan ang anak ko. Pero ginawa mo ba? Sinakyan mo pa yung biro na parang baliwala lang sa'yo. At saka hindi ko siya niloko kahit kailan, minahal ko siya. Oh. Oo naman. Maro ka. Oo. Kung hindi mo niloko, whistle ka na. Pagbihira ka naman, whistle lang. Pahihira ka na pa sa sarili ko. Siya? Mama Dog. Kantahan mo na lang sila. Sinungaling kaya. Gusto niyo ba kumanta ako? Parang ano eh, no? Kababayan ko. Parang uto-uto yung nasa harapan na kung anong gustong sabihin nung nagsasalita, susundin nung isa. Kahit biruan yan, nagre-reflect yan sa iyong personalidad na hindi mo kayang panindigan ang mga bagay-bagay dahil sinasabihan ka ng isang tao na sa tingin mo mas mataas sa'yo. Tapos ganyan ang gugustuhin nila na maging senador? Ano yan? Kapag ka nanalo, sigurado magiging tuta lang yan. Tuta ng mga Duterte. Kasi bakit? Eh sabi niya, ibibigay niya ang kanyang pagkatao o buhay rather kay Rodrigo Duterte. O, tuloy natin itong pinapanood nating vlog ni Attorney Claire. Sa kaisang pelikula nila ni Chris Aquino, kung saan niya nakilala ama. Yung nandito ako. Saan niya nabighani? Hindi naman. At saan niya naloko si Chris Aquino? Hindi ko niloko si Chris. Hindi mo niloko, kantahan mo. Ang dami kayang revelation dito ni Chris Aquino. Sinabi pa nga niya na nagkaroon ng relasyon si Philip Salvador sa isang actress habang sila ay nagsasama pa. Isa pa yan. Alisin na natin sa politika yung nakasanayan na po natin na tatanggapin natin kahit babaero yung politiko kasi maayos naman ang pakikipaghalubilo sa taong bayan. Ako di ako nagmamalinis pero wala akong moral ascendancy para maglingkod sa bayan. Kasi marami akong pagkakamali sa buhay. Katulad nito, nahahalungkat itong si Philip Salvador. May mga kababaihan kang paglilingkuran. Tapos alam sa nakaraan mo na ikaw pala'y manluloko. May karelasyon ka, tapos may karelasyon. Wala ka dapat mukhang iharap sa publiko eh. Okay lang, maunawaan pa kita kung pangkaraniwan ka lang tao eh. Pero naghahangad kang maglingkod sa bayan. At malaking factor
yung mga ganong sitwasyon para pagdudahan ka ng tao. Eh kung nagagawa niya yan noon, maaaring magawa niya ulit yan sa hinaharap. Katulad ng nangyari sa Duterte administration, hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Ninio Barsaga. O dahil kilala ang Duterte na babaero, sabi ni Ninio Barsaga, nung panahon ng nakaraang administrasyon, ito, hindi po sa akin ang galing ito, ha? Mapapanood niyo po ito sa vlog ni Ninio Barsaga. Eh, ang halaga po ng babae na pumapasok sa Malacanang, 120,000 per night. Pesos po ang pinag-uusapan, ha? Eh kung hindi babaero ang mga nandoon, di walang 120,000 pesos na ginagasta. Ang tanong, kaninong pera yung ginagasta nila doon? Alangan naman sa sahod nila. Oh. Kaya mag-iingat po tayo sa pagboto. Mga tol, siguraduhin natin na yung iboboto po natin, talagang unang-una, mapagmahal sa pamilya. You cannot lead the country kung sa sarili mong tahanan, hindi mo kaya itong pamahalaan. Ganun lang kasimple yun. Hindi ba't nakasuhan ka rin ng estafa ng dati mong karelasyon na si Cristina Castillo, na kilala rin bilang Cristina De Sena? Buti na lang na-dismiss ito dahil hindi napakita nung nagreklamo yung mga tamang dokumento para ikaw ay mapakulong niya. Ang sabi sa kwento. Kayo mga ikaw, DDS, iboboto niyo to si Philip Salvador? Sige nga, kung may nanonood ditong DDS, hindi ko kayo tatawagin DD shit ngayon. Mga DDS, iboboto niyo si Philip Salvador? Anong argumento ninyo para iboto niyo si Philip Salvador maliban sa siya ay nagmamahal sa mga Duterte? Comment niyo diyan, hindi ko kayo ibablock. Huwag lang kayo mag-ad hominem. At ang iyong kapatid ay kumuha sa kanya ng $100,000 para sa isang investment. At hindi na nga yata na ibalik ang pera. Ang sabi nga ng korte, kailangan madismiss yung kaso kasi hindi nga na ipakita yung mga dokumento na totoong nakapaghiram ka ng pera dahil itinatanggi naman ito ng iyong mga kapatid. Pero syempre, minsan iisipin mo, kapag ka magkarelasyon kayo, magpipirmahan ba kayo ng utangan? Marami kasing hindi, lalo na pag in love. But anyway, Personal level yan. Pero ito na, panoorin nyo ng buo ang vlog ni Attorney Claire. Yung sa huling parte na lamang. Ito, oh. Hanapin natin yon, ha? Basta sinambit dito nitong si Philip Salvador na ibibigay niya ang buhay niya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang pinakahuli, yung sinasambit niya rito na ang mga kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong mga panahon, syempre, na siya pa'y presidente, mamatay na daw. Tuloy natin ito. Yari sa inyo, kapag nahalan na kayo, lumalabas, kayo na yung hari. Sana matutunan tayo kung sino ang pipiliin natin mga leader sa susunod na eleksyon. Hanggang dito na lamang. Ako po sa Tony Claire Castro, ipapalanang magtulugan ang inyong karapatan. Oo. Sa inyo po lahat na bumabakikos, mamatay kayong lahat. Diba? Lahat ng bumabatikos kay Rodrigo Duterte, mamatay na lahat. Ganyan bang uri ng senador ang gusto natin mangyari sa hinaharap na kapag ka binatikos, mamatay na lahat ang bumabatikos sa kanya? Eh anak ng teting na yan. Para tayong wala sa demokrasya pag ganyan. Meron tayong karapatang i-criticize ang gobyerno. Nasa sa atin po iyan. Kung gusto po nating i-criticize sila, wala silang magagawa. As long as tayo'y sumusunod sa batas. Pero maling-maling sabihin, partikular nitong si Philip Salvador na ang kritiko mamatay. Eh baka mauna pa siya pag nagkataon. O, huwag tayong boboto, mga tol, ng mga taong ganito. Ang loyalty nasa mga Duterte, willing mamatay para sa mga Duterte, hindi para sa bansa at sa mga kababayan po nating Pilipino. Tama na ang isang pagkakamali na nagawa po natin kung kayo po ay bumoto kay Robin Padilla
Inaamin ko, nakakahiya ang pagkakamali ko na yan sapagkat bumoto ako kay Robin Padilla, pero hindi ko na po uulitin ang pagkakamali na ako po'y muling boboto, partikular sa mga sumusuporta dito kay Rodrigo Duterte. In short, mga tol, lahat ng mga PDP senatorial candidate sa darating po na halalan sa 2025, ipangangampanya ko na hindi iboto ng mga manunood ko sa aking programa.